3 verses 1 and 2 says, "My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee." Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Napakainit po ng atin pong pag-uusapan ngayong hapong ito dahil ito po ay tungkol sa ating mga kinagisnan, tungkol sa ating mga habits, mga kaibigan. Kaya sa hapon pong ito, mga kaibigan, tayo po ay magsimula sa isa pong panalangin. Mapagmahal po naming Ama, Diyos ng mga kalangitan, ang nagbigay po ng buhay sa bawat isa po sa amin. Maraming maraming salamat po sa araw pong ito na kami po'y binigyan nyo ng panibagong buhay at pag-asa at higit po sa lahat sa aming pong mga kalusugan. Dalangin po namin, Ama, ang kapatawaran ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Gayon din po, Ama, ang mga nanonood ng Kaalamang Pangkalusugan. Lahat po ng mga may kasakitan, Ama, dalangin po namin na kayo po ang magpagaling sa bawat isa po sa amin, Panginoon, at maibsa ng aming pong mga paghihirap habang kami po ay naghihintay sa inyo pong pangalawang pagdating. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, sa hapon pong ito, napakaganda po ng atin pong pag-uusapan. Dahil ang topic po natin ay tungkol sa health, the reward of right habits. Dok, pag sinabi nating habits, talagang matindi ito, no? Hindi ganun kadaling baguhin yung mga, kung mali, napakahirap baguhin. Mm-hmm. Yung right habit naman, hindi ganun kadaling buuin. Pero kailangan ito ng understanding o yung pagkaunawa tungkol dito para malaman natin yung bahagi ng tao na lahat ng bagay sa sanlibutan ito ay idinisenyo ng Panginoon na ang tao ay matutong kumilala doon sa pribilehyo at oportunidad na makukuha mo kung susundin mo yung tinatawag na kapamaraanan ng Diyos na pinagkaloob sa tao. Kaya kung titingnan natin ating babalikan doon pa lang sa paglalang, kitang-kita natin na ni-reward na niya yung immortality, yung eternal life. Pero yung immortality ay naka-base dun sa kondisyon na huwag mo lang susuwayin yung isang utos ng Diyos na huwag mong pakialaman yung bagay na hindi binibigay sa'yo. Kaya makikita natin, hindi tayo nilalang na parang robot. Na sa simula pa lang, kitang-kita natin bilang manlalalang, ay pinakilala at pinakita na yung kondisyon ng immortality ay merong tinatawag na nakalatag sa sangkatauhan. Kaya ngayon, ilalatag natin Yes. Kung ano yung tinatawag na kondisyon ito sa isang tao na naririto na. Ibinigay na ng Panginoon eh. Nasa iyo na eh. Gagawin mo na lang immortal eh. Ibig sabihin, may puhunan ka na. Palalaguin mo na lang siya. Ngayon, kung hindi natin maintindihan itong topic natin pinag-aaralan, ako'y naniniwala, babaliwalain natin, hindi natin bibigyan ng pagpapahalaga yung regalo ng buhay. Ayan, thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, syempre simulan muna natin kasi na-miss natin tong mga manonood natin, no? Sa every Saturday po talaga kami po ay nagagalak, no, na basahin po lahat po ng inyo pong mga komento, lahat po ng mga questions and suggestions nyo. Kaya simulan po natin dito sa atin pong mga kaibigan. Sabi po ni Sister Emma Villaver, "Doc Tam, so thankful ako sa mga narinig ko sa inyo about this lard." Ayan, yung tungkol dun sa mga grease nga, Doc, yung mga ano natin, mga mantika, mga mantikilya, ganyan. "Tama pala ang pag-iwas ko sa pagkain ng tinapay and other baked products dahil may napapansin akong kakaibang amoy sa aking hininga. At laking pasasalamat ko nang marinig ko ang iba pang mga uri ng pagkain na may lard at dapat iwasan na sila. More power sa inyo, Doc Tam and Ma'am Glad. God bless po." Ito naman, Doc, sabi ni Jego, "Okay, sa lahat po ng nakapanood, please let's share this. God bless po." Ayan, syempre tuloy-tuloy, no? Alam mo, Doc, sabi din ni Mr. Love Journey, "Happy Sabbath, healthy Seventh-day Adventist. Isa sa makakatulong sa ganap na reformasyon ng Remnant Church ay ang pagreforma sa mesa." Gusto ko yun, Doc, no? Kailangan nating reformahin yung lamesa natin. Actually, kay Ellen G. White, talagang nung binigyan siya ng visions about 8 laws of health, health reform, ang sabi niya, mula roon nung tinanggap niya yon, hindi niya iniwanan. Oh, at amen. Alam doon ng yung alam na ng kanyang kapamilya na hindi na siya naglagay ng pagkain may buhay sa kanyang hapagkainan. Ibig sabihin, yung lamesa,
nireforma. Yes, pero hindi mo marireforma ang lamesa kung hindi marireforma yung utak mo. Totoo, Dok. Sa tao nagsisimula. Ikaw yung magdidesisyon. Mm-hmm. At hindi mo rin po pwedeng mareforma yung utak mo kung hindi mo naririnig ang kaalaman pangkalusugan. Uy, totoo yun, Dok. Kaya manood po kayo, mga kaibigan, at i-share niyo po ang kaalamang pangkalusugan kasi every 4 p.m. Ayaw talaga yung mga tao ito dahil pag pinag-usapan kasi disiplina at babaguhin mo yung mga pagkain na nakasanayan mo na, hindi biro ito. Ayaw ng kaawa yan. Kaya kailangan talaga sa atin ay tuloy-tuloy lang yung tinatawag na pagsubaybay. Pero ang isang napakalaking, ang tawag ko dito yung pakonsuelo, ang tawag sa amin sa Bulacan. Yung pag alam kong dumadami yung viewers at na-appreciate nila ito, lalo na katulad dito, ako'y naniniwala na kung itong mga programa sa TV na ang daming nanonood eh, mga chismis lang eh. Oo nga do. Meron niya akong chismis nito kung minsan natitingnan ko eh. Eh hindi ba nakakatuwang tingnan pero magtataka, ang daming tumitingin. Eh bakit hindi natin dagdagan ng health? Para in that way, maikalat natin. Hindi bala tayo maging Marites at Marisol kung, pagdating sa kabutihan yun, at saka ng pangkalusugan. Yun, amen. Thank you so much, Alam mo, hindi ko alam yung Marites at Marisol eh. Ako din, Dok. Hindi pinagtanong ko nga kung anong meaning niyan eh. Totoo, Dok. Recent ko lang din nalaman yan. Kaya sana, sa mga kapatiran, iwasan din natin yung maging Marites at maging Marisol. Totoo, Dok. Kasi bawal sa Biblia yan. Yes. Alam mo ba ang ibig sabihin yan? Ano, evil surmising. O, diba? Sa simula pa lang, evil na. Oh, you are actually not following the rules of God, but we are actually following the rules of the enemy. Yes, that's right. Ayan, tuloy po natin, mga kaibigan. Nanonood sa atin si Janet Vargas, si Caridad Ortiz, at ito, sabi Dok, ni Jacqueline Asper CXHS. I don't know if grabe ano kung nasa... Grabe apelido niya. Ang hirap na ispelengin niya. Ano to? Apelidong Pilipino ba ito? O apelidong Amerikano? Tingin ko, Dok, ano, baka code name lang yung apelido niya. Pero yun nga ang sasabihin ko, kaya ako nag-i-English, Dok, kasi baka mamaya. Kasi ito, Dok, yung pinaka-comment niya. Sabi niya, I really love your show. Thank you so much, Miss Jacqueline Asper CXHS. Ayan. Kasi ang hirap nga naman, ano, Dok? Kasi all over the world, Dok, napapanood tayo ng ating pong mga kababayan and even our friends all around the globe. Ayan. Ito pa, sabi ni Aurora Acejo, watching from Legazpi, Albay. And even si Noel Petilo, sabi niya, sana po malaman ng iba ang inyong magandang programa sa kalusugan at pagpalain po kayo ng Diyos. Nawa po, ibahagi niyo po ito upang magtulong-tulong po tayo, mga kaibigan, sa atin pong pagpapalaganap tungkol po sa kalusugan. Ito pa, sabi po, ito naman, Dok, codename na naman, sabi ni All About God, sabi niya, I am a future medical missionary here, sabi niyang ganon. So, thank you for sharing the 8 laws of health. Ayan, sabi po dito, yung new start po natin yan, mga kaibigan. Tapos, may mga nagtatanong din, alam nyo, sa atin pong mga manonood, kung ano yung new start, Dok, ulitin ulit natin. Yung N, Dok. Nutrition. Nutrition. E. Isa-isahin natin. Ayan, sige, Dok. Alam mo itong nutrition? Ang sabi nga, kung ating titingnan, minsan napakahirap unawain ang word na nutrition eh. Pero alam mo, nung aming kinatas ito, kung anong meaning nito, ang totoong nutrition pala ay nakukuha sa pagkaing sariwa at natural. Sariwang papaya, sariwang atis, sariwang prutas. Yes. Na nandito yung sustansya. Kasi sinabi nutrition eh. Katulad ng buko, sariwang buko. May essential fats yan. May essential minerals yan. Kaya pag pinag-usapan natin ng nutrisyon, pasensyahan. Ang pagkapaliwanag dito, ang tamang nutrisyon, hindi pwedeng mabuhay ang nutrisyon o nutrients sa mainit. Totoo, Dok. Vitamin C nga lang, patay agad eh. Pag pinakuluan mo eh. Yes, pag nainitan siya. Ngayon, pag nagpakulo ka ba ng bulalo? Tanong ito. Bakit hindi nyo ipacheck kung anong sustansyang available dito? Oo nga, Dok. Totoo, Dok, di ba? Kaya kung pag-uusapan natin ng nutrisyon, babalik tayo dun sa original diet. Yes, dun sa natural tayo. Huwag tayong paloloko. Mahirap yung kung ano-anong gamot yung iinumin mo. Samantalang ang problema mo, na-cost ng karamdaman mo, yung kinakain mo. Oo, kaya ito, diretsuhan tayo. Yes. Ayaw na natin yung paligoy-ligoy pa. Napupunta ka sa manggagamot mo. Pagdating mo naman sa manggagamot mo, pipirma lang itong inumin mo. Ang tanong, binago mo ba yung diet mo? Yun nga, Dok. Nutrition ba yung nakuha mo? Kailangan, nilinisin muna po natin yung mga kaibigan ng katawan natin. The medical science of today actually are now recognizing that the main reason why people are developing this is mainly by not getting proper nourishment. And by getting it back, your body could have some sort of ability to heal itself. And that's what the natural way. Yeah.
Yes. It means that we have to allow our body to situate that they are going to get a proper nourishment from the food we eat. Amen. Hindi ito makukuha saan. Sa kung saan-saan ano pa mga junk food at bagay na yes, kinakain. Na may pinroseso na. Yeah. Okay. Kasi highly commercialized, highly acidic yan. Yes. Kaya kung tayo makikinig ng ating programa, kaya lagi kong inuulit sa page 92 ng Counsel on Diet and Food. Fruits, nuts, grains, and vegetables contains all the food elements that the body needs. Period. Ikaw, ang tanong, sino nagbigay ng prescribed na regimen na yun? Ang Panginoon. Saan ka pupunta? Doon ako sa binigay ng Panginoon. Doon ako sa binigay ng, yan yung tinatawag na original na diet. Mm-hmm. Ikaw ba kunyari, bibili ka ng isang bagay, ang pipiliin mo, siyempre, ano pipiliin mo, original o peke? Original. Doon tayo sa original. Yes, ayan. Thank you so much, Doc. At saka thank you po sa atin pong nag-send na All About God na codename niya, na Future Medical Missionary. God bless you sa inyo pong missionary. At saka hindi, alam mo, di ba, Doc, pinag-aralan natin even sa writing, sa Spirit of Prophecy, sa writing po ni Mrs. White, nakalagay doon na hindi naman tayo kailangan na maging medical missionary. I mean, hindi tayo kailangan na maging medical doctor or nurse or PT or rad tech or nasa medical line para maging isang medical missionary. Saka isipin mo yung game changer. Mm-hmm. Isipin mo, hindi kumakain ng flesh food. Mm-hmm. Siya ang pinakamalakas na tagabuhat, malakas na tao. Hindi ba legacy yun? Isang uri ng ministry niya yun na nakita sa buhay niya. Yung tinatawag na benepisyo ng pagbabago ng lifestyle niya. Kaya pag ikaw ay nag-vegetarian at lumusog ka, ministeryo na yan. Amen. Totoo, Dok. Ikaw mismo, isa ka ng sermon. Ikaw mismo ay nagmi-ministeryo sa pamilya mo, sa sarili mo, at sa iba. Pag nakitang malusog ka, gagaya naman yung kapitbahay mo. Amen. Na nakakakita sa kanila. Yes. Ayan. Nakikita nila yung diferensya, no? Nako-compare nila, Dok. Ayan. Thank you so much. Ito naman po, ang sabi naman po ni Maria Teresa Gaspar. Hello po. Bulakenya watching now. Super daming information na tututunan ko. Salamat po. At ito naman po, binabati po namin ang mga kaibigan po namin dyan po sa Maryland, USA, lalo na po sa Filipino Capital, Seventh-day Adventist Church, yung family po ni Pastor Ramon Balduvino, sila Ma'am Lynn, si David and Chiki Liedo, at si Baby Hi-Hi. Salamat po sa inyo pong panonood. Kasi Dok, sa iba't ibang lugar talaga, Dok, kaya may mga bumabati sa atin na good AM po, may katanungan kami kahit na panghapon yung atin pong programa, no, sa atin pong mga manonood. Ito pa, hello din po kay Sister Weng Aceberos. Ayan, meron siyang question mamaya. Ito din, si Brother Eddie Fernandez, sabi niya, subscriber po ako ng Health and Home, subscriber po ng Health and Home ang misis ko. Maraming salamat po sa inyo pong ibinabahagi sa araw pong ito. Ayan, thank you so much po sa atin pong mga komento. Babalikan po namin yung iba pa pong mga nagko-comment at yung mga nagsisend po sa atin ng mga katanungan mamaya-maya. Ngayon, Dok, kanina nabanggit mo, Dok, yung buko. Alam mo, Dok, may katanungan dito eh. Kasi simulan na natin sa katanungan, diretsuhin na natin, Dok. Ang sabi dito ni Sister Weng, sabi niya, ano po ba ang maganda sa osteoarthritis? At gayon din, ito sabi, parang the same lang halos yung question nila ni brother or sister na Yan Jed Videos. Ayan, baka codename lang din ito. Sabi niya, pakidiscuss naman po kung ano ang dapat kainin or hindi dapat kainin o inumin para sa arthritis or rheumatoid arthritis. Alam niyo po mga kaibigan, sa araw pong ito, meron kaming tip ni Doc bago natin sagutin yan. Kasi yung tip natin, Doc, ngayon ay makatutulong din doon sa kanilang mga arthritis. At ito, Doc, ay ang olive oil, malaking bahagi din. Olive oil. Pero dapat, pag pinag-usapan natin itong ganitong mga degenerative disease o mga ganitong problema, lagi yung sinasabi ni Ms. White sa Counsel on Diet, lahat ng inflammatory disease o inflammation, which is part yan, yes, ay sa pagkain ng flesh. Mm-hmm. Kaya sa natural way, hindi po pwedeng gusto mong mawala yung arthritis mo, wala osteoarthritis mo, and so on, na hindi mo i-give up yung flesh food. That's true. Kaya kung unang gagawin mo, back to original diet. Mm-hmm. And then dagdagan natin itong mga natural neto na ating pinag-usapan. Yes. Na nabanggit ko na yung olive oil. Mm-hmm. Mas maganda yung talagang organic na cold press. Yon. Na olive oil. Pero meron pa akong karagdagan. Kung alam mo yung ating extra virgin coconut oil, maraming study na ito eh. Tulong ko na lang sa may mga edad na. Ito palang cold press na coconut oil, napakaganda rin sa brain.
lalo na yung mga malilimutin. Mm-hmm. Kasi kailangan kasi natin ng transmitter, yung tinatawag na material, para makapasok yung nutrients. Na pag walang oil yung brain natin, na dry up na, doon na sisimula yung dementia. Doon na sisimula yung Alzheimer. So, malaking tulong ito doon sa mga nanonood ngayon. Na total naman, mura lang naman itong coconut. At kung hindi nyo kayang kumuha ng cold press, eh, blend nyo yung laman ng buko. Ayun, yung pinakalaman. Gawin nyo yung smoothie. Mm-hmm. Mm. Buti nga tayo, may buko eh. Punta ka ng Russia, wala namang buko eh. Alam mo yung buko? Gulat na gulat ako dito, napakadaming benepisyo ang makukuha mo. Mm-hmm. Mula sa puno hanggang dahon. Sipo eh, pati dahon yung ginagawang walis. Oo nga doon. Ginagawang sumblero. Mm. Very useful. Ang dami. Yung mga puno, kinakain pa nga nila yung ano niyan, yung ubod niyan. Yes, yung ubod, masarap yung puno yun. Ng yung palang puno ng buko, pag pala yan ay ibinabad mo sa alat, sa dagat, tapos may nilalagay pang chemical, parang kahoy din palang matibay, hindi aanayin niya. Mm-hmm. Kaya, sa totoo lang, ang Pilipinas, pinagkalooban tayo ng mga ganitong uri ng produkto na hindi alam ng tao. Dahil kaya bang gawin ng tao na gumawa ng buko? Hihitit ka ng tubig sa lupa, magpuproduce ka ng sabaw ng buko, tapos kukuha ka ng pots para lang magkaroon ka ng essential amino acid na kailangan ng puso ng tao. Hindi na natin kailangan ng omega-3. May buko tayo. Amen. Kaya huwag tayo matakot na walang isda. E yun ba namang apat na taon na akong vegetarian, wala naman akong isda eh. Sabi nga na may isko, hindi raw niya mapaniwalaan, nakakalaro pa ako eh. At pag tiningnan niya ako, sabi nga niya, lalo kang gumagwapo eh. Kaya sabi ko naman, hindi naman masyado. Pero ang point ko, marami talaga tayong mapapakinabangan sa prescribed ng Panginoon. Amen. Na hindi tayo mag-aalinlangan. Bakit? Kumain lang tayo ng tama, pasensyahan, walang gagamutin ng hospital. Totoo yun, Dok, no? Yan ang tanging advocacy ko. Na lang natin yung gusto pera. Ko talaga lahat ng mga Pilipino ay maging vegetarian. Amen. Pero hindi mangyayari ito kung hindi sisimulan sa loob ng ating iglesia. Totoo, Dok. Ang nalulungkot lang ako, bakit dito sa loob ng ating iglesia, pag pinataas mo kung ilan ang vegetarian, eh bakit napakaswerte mo pag may isa, dalawang nagtaas ng kamay? Totoo, Dok. Bakit natin tuwiran na hindi natin bibigyan ng importansya na sinabi na nga sa Council on Diet na pinababalik na tayo sa original na diet. Yes. Di ba sa 380, those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will be done away. Eh siyempre lahat tayo nagpo-profess na nag-iintay. Mm-hmm. Eh paano ka mag-iintay? Yung kinakaya mo, hindi naman applicable doon the most holy place. Kasi yes. Ang the most holy place, ito yung time na talaga ipipit mo yung pagkain mo doon sa gawain ng Panginoon kung paano tayo masanctified. Kaya nga sabi sa Testimony Volume 7, 135, the food that God gave to Adam and Eve is the best food to reach sinless state. Amen. Hindi ba ito yung sanctification process? Yes. Hindi ba ito yung essence ng gospel? Mm-hmm. Reflections ng Christ's character? Mm-hmm. Na mabubuhay tayo? Na maging kamukha niya, yung mga anak niya. Amen. E paano tayo maging katulad niya? Na binigyan ng kanangan ng sikreto, hindi naman binigyan ito sa iba iglesia. Mm-hmm. E tinuro na nga niya. Na ano sabi niya? Para nga mabuo, eto, babasahin ko. Kasi napakaganda yun eh. Pero dito sa Healthful Living Chapter 5 eh, kung hindi ako nagkakamali eh, inuulit-ulit ko lagi ito eh. Ang sabi nito, sa page 23. If man had obeyed the laws of Jehovah, the law of God. In His natural laws, the image of God would have been revealed in Him. So, ang sikreto pala, para ma-reveal yung larawan ni Kristo, ay kailangan sundin mo yung kautusan kasama yung natural laws. Eight laws of health. Malusog na ipipresent mo sa Panginoon. Yes. Na binanggit sa Romans 12:1. Na doon sa 1 Thessalonians 5:23, ipipreserve mo na walang kapintasan, banal sa harapan ng Panginoon. Amen. Na ito pala yung gawain natin habang tayo nag-iintay. Hindi nag-iintay ka, pero kinakain mo naman, taliwas dun sa pagkain na ibig ng Panginoon na gawin ng mga anak niya. Yes. Yan ang problema sa loob. Totoo, Dok. At saka wala pasensyaan na tayong kakaining frozen, Dok, sa langit.
Di ba, Dok? Wala nang mga ganong klaseng pagkain. Hindi tayo papatay doon, mga kaibigan, ng mga hayop dahil mga kaibigan natin sila. Kasi pinag-usapan kasi natin arthritis, kaya ganito ako eh. Mm-hmm. Kasi napakarami yung kaibigan kung maglakad, tagilid eh. Ayun lang. Yun ang nakakalungkot. Lagi ko sinasabihan na mag-vegetarian, eh, hindi naman kaya. Eh, sabi ko, abit pa kayo magpapagamot. Iinom ka lang ng iinom lang ng Pendiliver, di maepektuhan ng kidney mo. Totoo, Dok. And then later on, dadami na naman yung gamot mo. Yes, madadagdagan lang. Kakaroon ka na ng infeksyon, kakaroon ka ng antibiotic. Yes. And then pag nagteka na naman ng antibiotic, bukod sa Pendiliver, magkakaroon ka na naman ng ibang problema, magkakaroon ka ng dementia, magkakaroon ka ng iritasyon sa utak mo. Yes. Makakailangan mo ng antidepressant dahil malulungkot ka, another medications na naman. Oo nga, padagdag lang ng padagdag. And then pag uminom ka ngayon, nagkaroon ka ng dementia at naging malungkotin ka at naging mainitin ang ulo mo, iinom ko ngayon yung tinatawag na pampakalma. Pwede ilan na yung iniinom mo. Napakarami na, Dok. Hanggang sa maging drug addict ka. Eh, siyempre, kaya nga tawag eh. Drugs eh. Yes. Bakit? Ano bang magandang itawag doon? What's the difference? Wala. Saan ka po bumibili ng gamot? Gamot. Di ba sa drugstore? Drugstore. Anong pangalan? Drugstore. Ano yun? Drugs. Drugs. Ilan ang iniinom mong drugs every day? Naku, napakarami. Pendiliver. Antidepressant. Antibiotic. Antibiotic. Paano kung may maintenance ka pa? O, yung pang high blood pressure mo. Oo, pang cholesterol pa. Pang cholesterol pa. Kaya kung makalima ka, anong tawag sa'yo? Addict. Ha? Drug addict, Dok. Drug addict. Kumisan, sinisisi lang natin itong mga addicted na mga... Kaya nga eh. Anyway, wala tayong pinatatamaan dito. Yes, oo. So, doon lang tayo sa katotohanan. Magpakatotoo tayo. Oo, ayan. Pwede namang mawala eh. Totoo, Dok. Magbago ka ng diet. Yes, that's right. Kaya sa kumain ka ng tama. Kaya sa ating pong mga manonood, no, tutuloy-tuloy na po natin yung pinaka-tip po namin ngayon ay tungkol po sa olive oil para po doon sa ating pong mga may rheuma, may arthritis na tinatawag natin. Ito, Dok, yung oleic acid pala natin, Dok, na nakakatulong kasi meron tayong antioxidant dito po sa olive oil natin, which is nakakatulong po para sa ating pampabata. Di ba, Dok? Sino ba ang ayaw na bumata? Talaga meron itong antioxidant, kung tawag ni Oleo Cantal. Na marami naman talaga nakakaalam ito. Yes. Kaya nga lang, kailangan lang i-remind. Kasi meron siyang tinatawag na material na natural anti-inflammatory na nakakatulong para makatulong doon sa mga ganyang... Pero pinaka-importante, kung nag-olive oil ka, tanggalin mo naman yung cause ng sakit mo. Oo. Hindi yung sige-sige ka pa din sa kinakain mo, di ba, Do? Eh, ano magagawa ng olive oil dyan? Eh, wala. Kung mas marami pa rin yung mantika na pinangpipirito natin sa ating pong mga kinakain, no? Alam mo, Dok, nabanggit mo itong anti-inflammatory. Alam niyo po ba, mga kaibigan, na ito palang 3.4 tablespoon or equivalent to 50 ml ng olive oil is equivalent sa isa pong ibuprofen? O, di ba, Dok? Na anti-inflammatory na ginagamit at binibili natin. Ibuprofen na yun. Eh, samantala may olive oil naman. Yun nga, Dok. Doon ako sa olive oil. Kaya nga. Wala pang side effect, ako, di ba, Dok? Ako uminom ng ano, ng... Kumisa pinapalitan ko yung olive oil ng ano, nung flaxseed oil. At pinag-alternate ko sa cold press coconut oil. Iniinom ko yung isang kutsara. Yun, di ba, Dok? Maganda na sa boss. Sir, magkasakit ako. Ang tanong, pag nagkasakit ba ako? Naku po, ikaw din naman talaga yung tutulong mo sa sarili mo. At hindi maganda yung maging dalahin ka o burden ka ng pamilya mo. Kaya habang wala pa tayo sa ganung kategorya, eh, alam mo, yung mga osteo-osteo na yan, mga arthritis na yan, ang daling gumaling yan. Kaya lang yung iba, iniintay pang magkuskusan yung buto. Buto. Kaya nga, pinapalitan ng bakal. Totoo, Dok. Anong gusto mo, bakal o natural? Natural na lang ako, Dok. Hindi pero pa ako masasaktan. Pero yun, baka naman napipilihan. Talagang ano na, highly traumatic na. Na kung hindi naman gagawin yun, maepektuhan yung puso at yes. yung brain nila. Lalo na talagang nandun na. That's true. Pero hindi ko naman nire-recommend na sabihing bawal magpalit. Kung talagang damage na. Ayan, tama, Dok, no. At saka kanina nabanggit ni Dok, no, ito pong yung oleocanthal na tinatawag ni Dok na anti-inflammatory na makikita natin din sa ibuprofen. Ito palang olive oil ay yung binanggit kanina ni Dok para siya sa joints. Para din siya saan? Sa neurodegenerative na mga diseases at specific cancers. Kasi nga naman, kung magkakaroon lang naman tayong cancer, kung acidic yung environment ng ating katawan, di ba, Dok? Kaya napaka-importante po ng mga essential fats na katulad po ng buko, di ba, Dok? Ng olive oil na kailangan... Avocado. Po. Yes, avocado ng ating pong katawan. Ayan. Ito pa, Dok. Alam mo ba, Dok, no, sa ating pong mga manonood, nakakapag-prevent pala ang olive oil ng stroke. Kasi madulas kasi yung flow eh.
kailangan talaga ng tinatawag na padulas. Yes. Para smooth yung tinatawag na daloy ng dugo. Mm-hmm. Kaya sa katagalan kasi, pagka highly acidic yung kinakain mo, nadadry up yung blood vessels. Mm-hmm. Tsaka lumalapot, and parang lumalapot sa diabetes. And then yung blood ng tao. Mm-hmm. Kaya ang tendency, nahihirapang magpampampuso. And then later on, ayun. Maraming mga nadadala sa ospital. Oo, at saka nagkakaroon po tayo ng mga yung tinatawag natin na blood clot at saka yung mga tinatawag natin na yung pagdudugo, yung tipong kailangan mo pa ng aspirin, di ba? Yung mga tipong ganun. So sa ating pong mga manonood, pwede another medication sa naman yes. Yan. Saan mo bibilin yun? Sa drugstore. Drugstore. Oo, ayan. Sa ating pong mga manonood, ito po yung mga example pa ng mga chronic inflammation na kaya pong gamutin at maiwasan ng olive oil. Ito, Doc, yung cancer. Pero hindi ko inaanong bawal ang drugs. Yes, that's for true, example, Doc. Mm. May high blood ka, wala kang alam, eh meron ka namang mabibili na pang emergency, which is good din. Yes. Uminom ka muna. Mm-mm. Pero huwag ka namang mahirate. Oo. Alamin mo, bakit na high blood ka? Yes. Huwag ka maging dependent doon sa iyong gamot. Ginagamit lang yan for temporary time being. Mm-mm. Para in that way, you will not be dependent or something na mag-cause din ng side effect. Yes, that's true. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, ito pa yung mga chronic inflammation, katulad yung sa heart diseases natin, metabolic syndrome, katulad po ng type 2 diabetes, ano pa yung Alzheimer's na binanggit kanina ni Doc, ano pa yung arthritis natin na nagtatanong si Ate Weng at gayon din po si Kuya kanina, gayon din po yung obesity natin. Di ba, Doc? Napag-aralan papasok, natin papasok to. Papasok na talaga dito, eat loss of health. Mm-hmm. Hindi kakayanin ng olive oil lang. Oh, totoo yun, Do. Kailangan buo. Pagka walang etosefil, tagilid pa rin eh. Yes. Kaya wala tayong magagawa eh. Total din lang, nandito na rin lang tayo. I-all out na natin. Mm-hmm. Talaga sabihin na natin sa kanila lahat-lahat, paalala, na hindi po pwedeng mabuhay ka, nataliwas yung pamumuhay mo. Sa ngayon dun sa pamantayan, kung tawag niya saligang pangkalusugan, mm-hmm. na ang Panginoon nilagay niya para maka-assure tayo na walang sino mang tao na magsasuffer at dadapuan ng sumpa ng karamdaman. Actually, ang karamdaman, sumpa yan eh. Oo, Do. Ayaw nang gadyan. Sa mga walang batas yan. Mm-hmm. Kaya nga tawag niya hedonism. Mm-hmm. Wala silang rules. Kaya ang sakit ng taga-Egypto, matindi yung mga sakit nila. Kaya inilabas nga ang bansang Israelite, mm-hmm. kasi damay na sila eh. Kaya ang ginawa ng Panginoon, para makasigurado na hindi naman maubos yung lahi niya, hinango niya sa pag-aalipin doon sa lugar na pinanggalingan nila. Mm-hmm. Kaya sinimulan ng Panginoon na paulanan ng mana. Ayun. Alam mo, Doc, saying that, no, sa ating pong mga manonood, naalala ko, yung nakasulat din sa ating pong Councils on Diet and Foods na, it is sin to be sick. Diba? Isang page 17, Councils on Health. Ayan. Ah, Councils on Health pala. Ayan. Thank you so much, Doc. Napaka-importante talagang malaman natin na kasalanan natin yung mga kaibigan kung bakit tayo nagkakasakit. Hindi yun kasalanan ng kapitbahay mo dahil nagbigay siya ng ulam sa'yo. Pwede ka naman magsabi na, ay alam mo, napakasarap nitong niluto mo, pero next time siguro mas maganda kung ibibigay mo sa akin nilagang talbos ng kamote. Kaya kapag nakakadinig ako na pag daw meron tayong mga kapatiran na bumunta sa isang tahanan, iayaw din nilang maka-open o masaktan. Bagaman daw sila vegetarian, mm-hmm. pero pag daw sila pumupunta sa ibang lugar at wala namang ipapakain, ayaw daw naman nilang ma-open o masaktan, mm-hmm. kinakain daw nila yung isda. Ayun. Naku, no. Alam mo, Dok, may kaibigan nila kung na ganun. Eh, pero ang point ko dito, eh, bakit si Daniel? Nag-resist talaga hindi siya. Hindi ba hinainan din ang isda ng hari yan? Pero pinaliwanag niya na kami lumaki. Mm-hmm. Na ang aming kinakain ay gulay. Mm-hmm. Nag-request, pinagbigyan. Mm-hmm. Naging ehemplo pa. Yes. Ganun ang kailangan natin. Totoo. Kung talaga ikaw willing na ipakita yung example mo, ipaliwanag mo kung bakit. Mm-hmm. That's true, Doc. Hindi yung paghuhulain mo sila kung bakit. Eh, ba't kaya siya kumakain ng ganun lang, di ba? Paliwanag mo lang. Mm-hmm. Sabihin mo na ako, pasensya. Ako ganun eh. Pag na-imbita ako, mm-hmm. pasensya na po kayo dahil almost 40 years na po ako na hindi ako kumakain yan. Magkakaroon po ako ng allergy. Yes, totoo yun, Doc. Namamaga po yung mukha ko. Mm-hmm. Pero gustong-gusto ko po namang pagbigyan kayo. Mm-hmm. Pero mayroon po ba kayong kamote at saging dyan? Oh, ah, mayroon po! O, oh, diba? Ang sarap alam mo, sa nakatuwa sila. Mm. Simple lang palang pagkain ito. Kaya nga Nagkabisita ako nga niya. Ang dali naman palang pakunta ako ng keso. Eh. Mm-hmm. Nung nakita nila yung talbos ng kamote, kung enjoy ni enjoy ako, eh napakaganda pala naman pala ikang bisita itong si Dr. Tam. Eh. Mura hindi pa mo na kailangan magpakahirap eh. Simpleng pagkain lang, okay na. Mm-hmm. So ang point ko, hindi ako naya, sinabi ko. Yes. Yun totoo. Oo. At saka Dok, ano, libre lang yun kasi pipitas ka lang sa ano, bakuran, di ba? Kaya pag nakakadinig ako naman ikay vegetarian, kaya lang ikaw, pag ako'y nagpunta sa ibang lugar at walang makain, hinainan ako ng isda, eh kinakain ko pa rin. Mm-hmm.
Eh, parang paano mahihikayat yung taong yun? Oo nga, totoo, Dok. Eh, samantalang hindi ka naging magandang halimbawa. Yes, ayan. Thank you so much, Dok. At sa ating pong mga manonood, ito pa po, na pangpaganda, Dok, ng balat. Kasi may vitamin E, vitamin K kanina, yung pinag-uusapan natin regarding po dun sa blood clotting, yun sa bleeding, yun nakakatulong po yan. Ano pa? At alam nyo po ba, mga kaibigan, sa mga nagpapapayat, yung mga diet-diet natin, intermittent fasting, alam nyo po ba, mga kaibigan, na itong klase ng oil, ng olive, ay hindi po nakakataba at hindi po nakakadagdag ng atin pong timbang. O diba, Dok, napakaganda nito. Nagpapaganda at, pa nga ng metabolism yan. Yes, that's true. At hindi lang yun. And mayroon din siyang antibacterial properties katulad nung pagtanggal niya nung H. pylori sa atin pong bacteria po yun. Yung Helicobacter H. pylori, yun po yung pinakabacteria sa atin pong siya na nagdadigest sa atin pong at mga maganda kinakain. Maganda rin yan sa bituka. Yes, that's true, Dok. At ito, Dok, yung sinasabi kanina ni Dok, uulitin lang natin, kailangan cold pressed or freshly pressed yung gagamitin natin. Hindi dapat yung refined kasi dumaan na siya sa makina. Di ba, Dok, nainita na siya. So, ang mantika natin, lalo na pagdating sa olive oil, kapag nainita na po siya, ay hindi na po nagiging maganda yung pinaka-epekto, especially yung sa atin pong mga fast food chains natin na inuulit-ulit po natin yung atin pong mantika na nagiging trans fats na po. Nagiging... Kaya may mga sakit sa puso. Yes, kahit that's na yung true. Mga, kunyari, nagkaroon ka ng problema sa iyong mahal, o boyfriend, girlfriend, ang olive oil nakatulong sa puso. Ayun, thank you so much, Dok. Gaganda yung andar niya. Kahit bumilis man, pero smooth siya. Oh, yung mga heartbroken dyan, mga kaibigan. Oh, olive oil. Ayan, olive oil para po sa inyo. Ito pa, saka Dok. Saka yung alam mo, olive oil, pag yan ay ginawa mong lotion, saka sa buhok, nakapagpapalago rin ng buhok ang olive oil. Totoo, Dok. Yung mga manaminipis na. Pero yung kalbo, wala na tayong magagawa. Ayan. Oh, sorry, talaga tanggapin mo na. Ayan. Pwede yan, transplant. Mm-hmm. Ayan. Oh. Ayan, thank you so much, Dok. Ito pa. Pero pag wala na naman donor, wala na rin. Mm. Pero uso naman ngayon yun, yung walang buhok. Ayan. Inyanyan. Yes, ayan. Mm. Thank you so much, Dok. Ito rin po sa atin pong mga manonood, sa atin pong mga kaibigan, no, katulad po si Yan Jed Videos at si Ate Weng Aceberos, ang kailangan po nating iwasan sa rheumatoid arthritis or sa klase ng arthritis ay yung atin pong asukal, yung mga nagkoklos ng inflammatory diseases. Yan problema. Nakikita natin yung asukal, pero yung kanin, namimislok natin eh. Uy, totoo, eh, asukal din ang kanin eh. Hindi kasi natin malasahan na matamis yung kanin. Yung puti. Totoo yan, Dok. Mataas po ang fructose. Eh, talaga namang lahat naman tayo, talagang paborito yan. Mm-hmm. Pero pag pinag-usapan na natin itong arthritis, ay talagang kanin talaga isa yan sa magiging major contributor. Yes, totoo. Kaya kung kaya mong magtanggal ng kanin pag meron ka ng ganyan sakit. Oo, at yung puting tinapay. Ayun, syempre, yung white bread nga naman talaga, Dok. Ito pa, refined foods, kasama din yan sa kategory na yon. Katulad din ng mating gluten-containing foods, bawal din po yan sa inyo. Yung alcohol at yung maaalat na pagkain. Ngayon, syempre, ang daming bawal sa inyo. Ito naman po yung pwede nyong kainin, Dok. Ano ba yung mga pwede nilang kainin? Ay, katulad yung binanggit natin kanina, yung buko, coconut. Yung buko. Oo, pati yung sabaw, pwede yun. Yan. Mm-hmm. Yung saging, ako, pag ako hindi nakapitong saging maghapon, malungkot ako. Aba, kaya pala lagi kang masaya, Dok? Hindi, talagang malaking tulong yung saging. Pangalawa, maganda yan sa mga naglalaro. Yes, sa potassium para sa muscles natin. Potassium para hindi ka pulekatin. Yes. Saka maraming berries. Eh, siyempre, sa Pilipinas, konti. Pero may supplement ako niyan. Okay. May bili ako ng mga red berries. Cranberries. Cranberries. Blueberries. Kasi kailangan natin. Yes. Saka kailangan din natin yung mayayaman sa vitamin C. Katulad ng suha. Mm-hmm. Yung ating local na mga dalandan. Yung bayabas natin, napapanahon yes, ngayon. Yes, mataas sa vitamin C. Alam mo, yung kagabi, ang hinapunan ko lang, may akong 15 santol. Binalatan ko yan. Nagyan ko ng konting Himalayan salt. Mm-hmm. Yun ang hapunan ko. Ang sarap ng tulog ko. Naku, napakasarap naman. Saka iba yung pakiramdam mo kasi alam mo sustansya yung kinain. Mm-hmm. Ganun lang naman kasimple, bit mo papahihirapin. Yes. Talagang hirap-hirap pa yan, gumastos pa dyan sa kalan. Totoo, Dok. Magkano ang maintenance kaya ng kalan? Oh. Gasol. Oh, marami naman tayong pinya. May mga green leafy vegetables tayo. Yes. Inalaman ko na talaga napakayaman natin sa green leafy whole year round. Mm-hmm. Yung saluyot na lang natin. Malunggay. Alam mo yung saluyot? Ginagamit ni ano yung Cleopatra. Ayun, oh. Pang pabata. Oh, di ba? Sa balat hindi natin. Hindi lang pwedeng kainin. Pwede mo pa rin gawing, ang tawag dito ay parang cream. Moisturizer. Saluyot cream. Merong proseso niya na parang malapot na katas siya ng saluyot.
Parang natural pang pa-botox siya. Pag inilagay mo sa mukha mo yan, ipinahid mo ng mga 1 hour. And then after 1 hour, tanggalin mo na. Mm-hmm. Ugasan mo, marap ko salamin. Makikita mo, yung pa rin ang mukha mo. Pero, makinis. Bumata, makinis. Ayan, thank you so much. Sino ba naman ang ayaw gumanda yung itsura niya? Oo naman, Duk. Lalo na kung siyempre, gusto mo bumata. Kung baga sa ano, yan yung larawan mo. Ititingnan ka sa ayon sa itsura mo. At pag nalaman nilang maayos ang mukha mo, masasabi mo kung ano yung ginagawa mo. Yes. Kung sinabi mo, naglalagay ka ng saluyot, problema na niya kung ayaw niya. Oo. Kasi may iba, ang lagkit naman nito, di ba? Pag minsan, ganun tayo. Pero yung epekto ay maganda naman po sa ating. Ang saluyot pati, napakaganda yan sa mga alalakihan. Kasi kailangan talaga natin ng mga material, lalo na yung testosterone. Yun. Dahil nandun yung tinatawag ng mga green blood. Na kailangan ng mga, kita mo yung mga baka, mm-hmm. pag nakakain ng damo yan, talagang solid ang buto niyan. Ay part yan ng tinatawag na green environment. Ayun. Saka pag nalagyan ng mabiberding katas yung loob ng katawan mo, yung dugo natin nagiging alkaline. Kasi one of the best alkalizing material, yung mga dahong sariwa. Oo, yung mga berde, no, Dok? Isipin mo sa ngayon sa pag-aaral nga, pag-alkaline ng dugo mo, wala naman sakit na po pwedeng mabuo eh. Oo. Pipigilan eh. Kasi lusaw eh. Yes. Hindi sila pwede makasurvive. Yung tinatawag na kung ano-anong inflammation na yan. Ang inflammation, cause ng acidity yan eh. Na alam mo na nagkaroon ng ganung uri ng material ang katawan mo. Kaya depende sa ipapasok mo sa bibig mo. Thank you so much, Doc. At sa ating pong mga manonood, paano naman po kapag nakaka-experience si Ate Weng at gayon din po si Yan Jed, tama ba ko? Si Yan Jed ng pananakit ng ating pong mga kasukasuan, yung mga arthritis natin, tinatawag na heat therapy. Ito po, yung heat therapy natin, di ba meron tayong cold compress, Doc, tapos yung cold compress. Pag heat compress po ang in-apply natin, it increases, ibig sabihin, mas malaki or mas mabilis yung blood flow natin doon sa ating pong katawan, especially doon sa part na naapektuhan or kung kayo po ay nadisgrasya, nagkaroon ng tear ligament, ganyan. Tapos, yung kapag naman cold therapy natin or yung cold compress naman natin, ito naman po ay nagko-constrict. Ibig sabihin, pinapaliit niya yung atin pong mga ugat, yung mga blood vessels natin para makapag-reduce or makapagbawas po nung stiffness, yung pananakit, yung pagkirot, at yung inflammation natin. Kaya, pwede niyo pong ipag-alternate pwede po na 10 minutes to 15 minutes po na hot tapos yung cold. Pero depende pa rin po sa inyo kasi pag minsan, Dok, di ba yung cold or parang hot na temperature natin or compress natin, pag minsan, wag lang yung in the middle. Ano. Kung tawagin eh, malahininga yung lamig. Ayun. Kasi wala. Parang ngayon ko lang dinarinig yun, malahininga, Dok. Hindi ba yung lamig kasi, di ba sabi, kung malamig, malamig. Kung mainit, mainit. Ah, okay. Pero wag kang nasa gitna. Mm-mm. Ang tawag niya malahininga. Oh. Sa Laodicea. Mm-mm. Kasi susuka ka. Aba. Kaya kailangan, mainit. Totoo, Dok. Ayan, thank you kasi so much. Kasi pag malamig ka, alam mong malamig ka eh. Mm-hmm. Kailangan mo ng init eh. Giginawin ka. Kaya kapag ikaw ay nalalamig. Kaya mas maganda pa nga yung nag-backslide eh. Alam niyo siya backslide eh. Yan, anytime, pwedeng bumalik. Pero yung malahininga, na hindi niya alam na malahininga siya, may mata pero hindi makakita. Mm-hmm. For example, nadidinig mo na nga itong, yun lang pala, mag-vegetarian ka. Eh, mawawala na yung arthritis mo. Mm-hmm. Eh, hindi mo nararamdaman yung tinatawag na pabalita na nadidinig mo. Ito yung tinatawag na may problema na yung tao. Ako, for example, alam ko maganda sa katawan ko. Hindi ako papayag na hindi ko gagawin to. Bakit? Katawan ko to. Mm-hmm. Totoo do. Kaya bilang challenge mo yan sa ating mga nakikinig. Pag alam mo na ang gamot sa osteoarthritis, ay unang-una, kumain ka ng fruits, nuts, grains, and vegetables at makatutulong ang olive oil, itong mga bukong ito na may mga natural antioxidant ito at kailangan talaga natin ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon sa pangkalusugan, eh bakit hindi natin gawin at subukan natin? At pag nawala na yung karamdaman, sasabihin natin, ready na rin ako para i-share ko ito sa maraming tao. Amen. Thank you so much, Doc. Doc, isang tanong na lang po, no, medyo mahaba kasi yung discussion natin regarding dito sa olive oil, sa rayuma, mga arthritis natin. Galing po kay German Marasigan, sabi niya, pwede po bang ipangprito ang olive oil? Wala po kasing coconut oil dito sa Korea, no? Nasa ibang hindi bansa pala pwede. Siya. Hindi po pwede. Magiging toxic. Okay. So, may yung ginagawa ikaw ba naman natin, yung Doc? Pirituhin ka? Oo. Oh. Na talaga namang hindi naman very sensitive yung patch niya. Mm-hmm. Tapos pinakuluan mo, pinirito mo sa mainit, sira yung ano niya, kung ano niya. Properties. Naging denatured na siya. Kaya huwag po. Iwasan nyo na lang po yung mga prito. Ang gawin nyo na lang, bili kayo ng air fry
kunyari, fryer. O, kaya ilagay nyo yan doon. And then pagka luto na, pahiran nyo ngayon pag malamig na. Ayun, ng olive oil. Ayun. Lasang prito ang lasa. Amen. Buti lang may ganun, Dok, no? Na pwede nating gawin. Kunyari, mag-iho ka ng saging na saba. Siyempre, kung minsan nagkikrave ka rin sa luto, iho mo. Pag nilabas mo na, at gusto mong makalasa ng lasang prito, pahiran mo ngayon sa brass ng olive oil. O kaya, pagulungin mo rin sa plato na may olive oil. Ganun-ganun mo. Mm-mm. At pag nahalo na yung mantika ng olive oil at kinain mo yung saging na saba, sasabihin mo, mas masarap pa. Oo nga, Dok. Kesa dun sa pinirito. Healthy pa, Dok. Diba? Healthy pa. Wala pang side effect. No? Thank you so much po sa inyo pong mga katanungan. Sir Brother German Marasigan, sila Sister Weng at gayon din kay Yanjed Videos. Maraming salamat po. Ngayon, Dok, didiretsuhin na natin. Itong mga kinaugalian natin, itong mga habits natin, health, the reward of right habits, mga kaibigan. So sa atin pong mga manonood, gusto po namin ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa The Faith I Live By, page 228, paragraph 2. The laws of nature are the laws of God, as truly divine as are the precepts of the Decalogue. The laws that govern our physical organism, God has written upon every nerve, muscle, and fiber of the body. Every careless or willful violation of these laws is a sin against our Creator. Dok, diretso yun. Pero yung mabigat ito, pag-aralan natin mabuti ito, maganda ito eh. Mm. Pag sinabing batas ng, di ba, merong law of physics. Yes. Merong law of gravity. Mm-hmm. Merong law of attraction. At merong laws of nature. Mm-hmm. Anything in violations dito sa rules na ito, you will reap the result. Yes. Ngayon, ang point dito, pinaliwanag sa atin na itong laws na ito ang dapat na manguna o mamahala, lalo-lalo na sa isang tao na kung gusto niyang magkaroon tayo ng tinatawag na maayos na pakiramdam at maayos na pangatawan. At any violation, willful, sa kautusan ng kalusugan o sa utos ng moral, ito'y laban ito sa ating manlalalang. Parang nilabanan mo siya. Alam mo yung tahasan mong nilaban, yung alam mong siya yung may akda ng ganong kautusan. For example, alam mo na kailangan natin ng fresh air. Eh, pwede ka namang mamili ng tirahan. Pinili mo ang kamay nilaan. Kaya pag nagkaroon ka ng sakit, para bang hindi mo ginawa yung bahagi mo, sangayon doon sa iyong kalayaan. Ang tanong nga ito, naalala ko yung sermon nga ni Pastor Christian, na pag ang isang kasalanan daw, ay tuloy-tuloy mong ginagawa at hindi mo hiningi ng kapatawaran, ituraway later on ay isang kasalanan na sa banal na espiritu. Na parang tumigas na. Mm-hmm. Eh, sino ba ang tao yung nagsisisi na, Lord, patawarin mo ako kasi yung tinitirang ko, hindi magandang lugar. Wala eh. Nasanay ka na eh. You become used to it. Kaya I am challenging all of our people, especially Filipinos who are residing in the city, to find a place in the country and enjoy the natural healing by getting... Kasi every seconds, humihigop ka ng pagkain ng hangin eh. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. 1 to 2. 1 seconds, 2 seconds, exhale, inhale, exhale. Ngayon ang tanong, pwede ka bang umistop yung inhale mo? Hindi. Mamatay ka eh. Mm. Kaya ang point ko, ang numero unong nutrition na kung pagkaminsan na hindi alam ng tao, yung fresh air. Kaya ko priority sa akin ang ano, environment. Mm-hmm. Hindi po pwedeng, kasi ang pagkain, 40 days ka nang huwag kumain eh. Mabubuhay ka, may tubig ka lang eh. Pero yung ihinto mo yung breathing mo, believe me, to be honest with you are killing yourself. Ang tanong, anong pagkain yung ipapasok mo? Dapat yung sariwang hangin. Yung sariwang hangin. Mm-hmm. Kaya ang aking panawagan sa mga kamay nilaan, siguro pinakamaganda, maghanap na kayo ng mga lugar o bumalik kayo sa inyong pinanggalingan. Dito kay Miss White, may binanggit dito, ibig ko lang basahin. Siguro pakibasa mo na. Nais po naming ibahagi ang nakasulat po sa Healthful Living, page 19. God calls for reformers to stand in defense of the laws He has established to govern the human system and to maintain an elevated standard in the training of the mind and culture.
of the heart. Ang ganda nun, Dok. So it means that God is calling the reformers. Mm-hmm. Ano sa Tagalog yung reformers? Reformador. Kumbaga, parang si John the Baptist. Yes, oo. Pero hindi mo naman kailan lumabas sa iglesia para magreforma. Mm-hmm. Minsan kasi ginagamit yung reform eh. Totoo. Eh, hindi naman kailangan nating maranasan yun. Kailangan natin, nasa loob, ireforma natin ang ating kapatiran sa pagitan ng palalahanan. Yes. Ibig sabihin po mga kaibigan, binabago natin at hindi po natin kaya nun na mag-isa. Hindi natin kaya na mag-isa. Kailangan po natin ang tulong ng Banal na Espiritu, ang tulong ng ating Panginoon para mabago po tayo bilang isang makasalanang tao. Kasi di ba, Dok, hindi naman tayo makakapasok sa kalangitan kung hindi tayo natubos. Di ba, Dok? Kaya kung titingnan mo, in the laws that govern our physical organism, ito yung eight laws of health. Mm-hmm. Kaya nga, sabi pa nga dito, to make plain, the same book, page 19, to make plain natural law and urge the obedience of it is the work that accompanies the third angel's message to prepare a people for the coming of the Lord. Amen. E paano tayo mananahimik? E samantalang kung ikaw yung tagapagbigay ng pabalita na may kinalaman sa ikatlong ipabalitang anghel, ang sinasabi dito, itong natural law, ano ba sa Tagalog yung urge? Pa, hindi biro yan, ibig sabihin yan. Kumbaga, meron... Diin, may diin. May diin, oo. Ibig sabihin talagang ituro mo talaga yung eight laws of health. E paano may tuturo yung eight laws of health kung nakatira ka sa syudad? Paano may tuturo yung hindi ka naman nag-exercise? Paano may tuturo yung kinakaya mo? Wala namang nutrition na. Kaya ito yung bagay na sabi ko nga, ay kaya pala, ibinigay ng Panginoon ito na yung kanyang mga anak na mga reformador ay tumayo. Ibig sabihin, ay paninindigan na itong pagpapakilala ng batas ng pangkalusugan dahil ito yung nagpapatakbo ng buong ating pangatawan. Na kailangan daw yung elevated standard. Ano pang sabi? Yung elevated standard na kung paano matrain. Kaya itong si Daniel, nabasa ko yung kasaysayan niya, talaga palang hinubog ng mga magulang niya. Paano mo huhubog yung anak mo kung ikaw mismo ay violator? Yes. Hindi ka magiging isang magandang ehemplo dun sa mga anak mo. Kaya dun po sa atin pong mga kaibigan na may pamilya at bubuo ng pamilya, kailangan tayo mismo na magiging parents pa lang o mga ate at kuya pa lang ay dun pa lang sa sarili natin, ay hubugin na natin yung sarili natin sa tulong ng ating Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu para para maging angkop yung pinaka-habit natin, yung pinaka-karakter natin doon sa standard na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi pa po dito, it is the duty of every human being for his own sake and for the sake of humanity to inform himself or herself in regard to the laws of organic life. Conscientiously to obey them. Hindi, mabigat ito, hindi ito pangkaraniwan. Mm-hmm. Kaya naging isa sa mitiin ko at dalahin ko sa tulong ng Panginoon ay magkaroon tayo ng lakas ng loob na buksan natin ang daan na ang tao ay maibalik sa kapamaraanan. Nakalimutan na natin kung anumang pulutong ating pinanggalingan ang eight laws of health, pag-aari ng Panginoon at karapatan natin na ipakilala ang pinaka-antidote sa lahat ng karamdaman. Walang coronavirus sa isang taong namumuhay na mayroong walong utos ng pangkalusugan. Amen. Wala kang katatakutan. Amen. Even the last seven last plagues in the Bible sa Revelation 16 na binanggit sa page 75 ng Councils on Diet na ang purpose nitong eight laws of health ay maproteksyonan ka sa pagbubuhos ng pitong salot. Na hindi ka tatamaan kasi reformador ka sa pangkalusugan. Amen. Thank you so much, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, kung may nais po kayong ibahagi sa amin, mga komento, mga katanungan po, o may mga prayer request po kayo, ay isend niyo lamang po yan sa mga numero po na magpa-flash po sa inyong screen o i-comment niyo po yan dyan po sa atin pong section, comment section. Gayun din po, alam niyo, kanina binabanggit ni Dok yung regarding sa standard natin. And alam niyo po mga kaibigan, doon po sa paragraph 3 ng The Faith I Live By na libro po na isinulat din po ni Mrs. White, ang sabi dyan,
there is an intimate relation between the mind and the body, and in order to reach a high standard of moral and intellectual attainment, the laws that control our physical being must be heeded. Ibig sabihin, kailangan nating pakinggan, kailangan nating sundin, at nanggaling po yun sa utos ng ating pong Panginoon. Yung tinatawag nga po natin na 8 laws of health. Yeah. Diba, Doc? Talagang standard talaga. Kailangan sundin po talaga natin, katulad nung binasa kanina sa Healthful Living, na kailangan obey, obedience. Kailangan nating sumunod, mga kaibigan, sa panuntunan po ng ating pong Panginoon. Also, ang nakalagay din po sa paragraph 4 ng The Faith I Live By, health may be earned by proper habits of life and may be made to yield interest and compound interest. But this capital, more precious than any bank deposit, kahit anong klaseng pera pa yan, may be sacrificed by intemperance in eating and drinking or by leaving the organs to rust from inaction. So kung di tayo nag-exercise, mga kaibigan, wala pong mangyayari po sa atin pong katawan. Tataba po tayo, magkakaroon tayo ng hindi magandang katawan. And pet indulgences must be given up. Laziness must be overcome, mga kaibigan. Ang katamaran po ay dapat nating mapanagumpayan, mga kaibigan. And always remember, katulad kanina nabanggit po ni Doc regarding discipline. Discipline is choosing between what you want now and what you want most. Ibig sabihin, isipin natin, mga kaibigan, yung disiplina ba natin sa atin pong kinakain ay kung ano lang yung kinikrave ng atin pong mga bibig ngayon, o ano ba yung gusto nating marating? Kasi kung nais po nating marating ang kalangitan kasama ang ating Panginoon, hindi po natin pipiliin na magkaroon po tayo ng sakit sa buhay po natin habang tayo ay naghihintay sa kanya pong pangalawang Amen. Pagdating. Amen. Di ba to? Kaya napakahalaga talaga na magkaroon tayo ng lakas continuous ng loob. Motivation. Yes. At the same time, yung mapalalahanan. Kaya nga sa page 40 ng Healthful Living, sabi ron, in order to live a perfect life, we must live in harmony with the natural laws. So itong natural law, akala natin, ordinaryo lang. Yung pala, hindi mo maabot yung sa kasakdalan kung hindi tayo mamumuhay na merong harmony. Ibig sabihin, ano ba sa Tagalog yung harmony? Yung pagiging isa. Pagiging may isa unity. Sa tinatawag na batas ng pangkalusugan. Dahil ito yung nag-govern sa ating pangatawan. Kaya, paano mo tatanggalin ito? Matindi ito, hindi ordinaryo ito. Yes, hindi natin kaya. Talagang Panginoon talaga ang nag-establish ito para lang makasiguro tayo na kakaiba tayo sa mga tao sa buong mundo. Amen. Yes, thank you so much, Doc. Napaka-blessed talaga tayo. Bakit? Mm-hmm. Meron tayong, kumbaga sa liwanag, meron tayong liwanag na sinusundan. Hindi tayo lumalakad sa bahala na. Yes. Na kung ano mangyari sa aking buhay. May direction tayo. May direction tayo. Ayan, thank you so much, Doc. Ito na lang na bakit tayo nakapag-vegetarian, para sa akin, isang blessing ito. Kasi napatunayan natin na ganito pala yung benefit nito . Na hindi mo iniisip yung ma-hospital ka. Hindi mo iniisip yung ma-operahan ka. Wala kang iniinom na maintenance. Eh, hindi ba isang napakalaking tulong yan? Paano kung tayo ay ipinanganak sa isang lugar na walang 8 laws of health? Paano na kaya? Naku, Doc. Parang kawawa tayo, Doc. Sobra. Napakahirap. Isipin mo, may mga sakit na nga, kumakain pa ng, umiinom pa ng mga inuming bawal. Ay samantalang tayo, naririto lahat. Ipinagkaloob na ng Panginoon lahat sa atin. Kaya bilang mga Seventh-day Adventists, hindi para masyado naman nating tinututok dito sa pulutong ng Seventh-day Adventist. Huwag po tayong titingin sa tao. Yes. Dahil tao din yan, nakatulad ng ordinaryong tao. Yes. Pero pagdating po dito sa batas ng pangkalusugan, individual na po ito. Hindi mo po pwedeng ipilit ang isang bagay kung ayaw ng isang tao. Maraming dahilan. Pero pag nakita mo yung kahalagahan nito, na ito pala lang yung tinatawag na kailangan ng ating mga kababayan, ako'y naniniwala, ito yung kasagutan sa problema ng kumakalat na napakaraming karamdaman. Isa na nga rito yung diabetes. Yes. Kahit mga bata tinatamaan. Totoo, Doc.
Alam mo, Dok, no, nabanggit mo yung diabetes. Alam niyo po, meron po akong napanood no, na sa, ano, sa social media. Baby pa lang. Alam niyo po, I think 5 months old pa lang yung baby. Meron siyang yung Omnipod. So parang, baby pa lang, hindi ba tayo naaawa doon sa mga magiging anak natin or sa mga anak natin na tayo yung naging cause, eh. Di ba? Naalala ko nga, Dok, yung pinaka-topic natin na mothers, you are the murderers of your household. Tayo yun, mga magulang. Ako magiging, hopefully, di ba, Dok? Hopefully, I'm praying na kung maging magulang man po ako in the future, ay talagang sana po magkaisa po lahat tayo ng mga magulang na ang ihain natin sa pagkainan para sa ating pamilya ay yung hindi sila magkakasakit. Ang ihain natin ay yung isang pagkain na alam natin na magiging benepisyo ito sa kanilang pangatawan at hindi magkakasakit. Yung binanggit mo ay makikita yun sa Helpful Living, page 53. Ayun. Mothers are the murderers of their own children and are mourning over their death and are trying hard to be reconciled to Providence which they think has bereaved them. Oh, diba, Dok? So, ang mga magulang, dapat pala, malaman nila yung bahagi nila. Yes. Kaya nung nabanggit mo sa kanina, yung pagiging magulang, parang tingin ko sa'yo, ready ka nang maging ina. Dahil kahit pa paano, meron ka nang liwanag dito sa tinatawag na mensahe ng pangkalusugan. Yes. Kaya you bless so much, yung mga Dok. Magiging magulang na ang mga magulang nila ay vegetarian. Kasi yun na yung kanilang kalalakihan. Yes, habit na nila yun eh. Kaya ang masasabi ko ngayon, ready ka na siguro. Kaya ka siguro na delay, na hindi ka agad nakapag-asawa, dahil hindi ka pahanda para magdala ng iyong pamilya. Ayan. Pero ngayon nakikita ko na talaga naliwanagan ka at pinapractice mo yung bagay na ire-represent mo. Kaya I salute you. I can actually endorse you or recommend you to establish your own family. Why? Because you are ready. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Bakit? Meron tayong guidelines, meron tayong, hindi yung basta nag-aasawa na lang, hindi man lang iniisip, ano ba yung gagawin ko sa aking magiging pamilya? Anong ipapakain ko? Anong gagawin ko sa aking bubuoy na sambahayan? Kaya isang challenge po ito sa ating mga viewers ngayong maga, ngayong hapon, sana po, bilang mga magulang, ay gampanin ninyo, gampanin natin ang ating katungkulan. Thank you so much, Dok. Anyway. Ayan, maraming salamat. Alam mo, Dok, sa ating pong mga manonood ngayon. Pasensya na, maraming tinatamaan dito. Oh yes, totoo, Dok. Hindi lang ako, Dok, di ba? Lahat po tayo dito. Pero ready ka na. Ipapanalangin natin yan, Dok, no? Sa ating pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan regarding po sa topic natin, regarding po sa habits natin, yung mga rewards ng ating pong right habits, mga kaibigan, ituon po natin ang ating pong paningin sa ating pong Panginoon. At sa ating pong pagtatapos, ay nais po namin ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa Romans 5 verses 3 to 5. Not only so, but we also rejoice in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Kaalamang Pangkalusugan at nawa po ay sumubaybay po kayong muli next week dahil marami pa po kaming ibabahagi sa inyo ni Dok Tam at marami pa po kaming mga sasaguting mga katanungan nyo dito lamang po sa atin pong programa. Ang sabi nga, the only treasure that we can bring up there is our character. 332 ng Christ Object Lesson. Sa page 69 naman, and ito yung iniintay ng Panginoon. Itong pag-asang ito, na itong karakter ng mga anak niya, ay maihanda nila sa ikalawang pagparito niya. Amen. Thank you so much, Doc. And also sa ating pong mga manonood, we want to remind all of us, hindi lang po ako, hindi lang po si Doc Tam, but all of us, mga kaibigan, that we can enjoy the reward of our right habits. But we can only suffer dun po sa atin pong mga wrong habits. So sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo pong ibinahagi po sa amin sa araw pong ito. Dalangin po namin, Ama,
ang kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala, higit po sa lahat sa pagsalangsang at pagsuway po namin sa walong utos ng pangkalusugan. Dalangin po namin, Ama, na lahat po ng mga manunood na may karamdaman ngayon, lahat po ng may mga prayer request na nag-send po sa amin, bagamat hindi po namin sila maisa-isa, Panginoon, dalangin po namin ang kagalingan ng bawat isa po sa kanila. Dalangin po namin, Ama, na kami po ay magtagumpay, Panginoon, sa temptasyon regarding po sa pagkain. At dalangin po namin, Ama, na ang amin pong mga habits, Panginoon, sa amin pong tahanan ay maging habits po, Panginoon, na naaakma at nakalinya, Panginoon, sa inyo pong panuntunan dyan po sa langit na bayan na inihanda nyo po para po sa amin. Tulungan nyo po kami, Ama, na mapuspos po ng banal na espiritu, at tulungan nyo po kami, Ama, na mapanagumpayan ang lahat ng pagsubok dito po sa sanlibutan, lalo't higit regarding po sa kalusugan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga kaibigan, ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po ang naturopathic expert na si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.